Ilang proyekto ang naglalayong mas mapabuti ang infrastruktura sa mga lokal na pamayanan at pampublikong paaralan ang naipagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa iba't ibang lugar sa Central Luzon, partikular na sa probinsya ng Nueva Ecija at Aurora. Tulad halimbawa ng isang hanging bridge na ipinatayo sa Barangay Santa Veronica, Bayan ng Gimba ng DPWH Nueva Ecija 1st District Engineering Office. Ito ay upang mas papadali ang pagtawid ng mga residente sa Benituan River. Ayon sa mga residente, malaki ang pasasalamat nila sa pagkakagawa ng tulay na ito dahil mas ligtas ng tumawid kumpara sa dating bumigay na lumat kinakalawang na tulay na siyang nagdulot ng pangamba sa kanila sa loob ng alos apat na dekada. Sa isang pahayag, sinabi ni DPWH Nueva Ecija First Officer in Charge District Engineer Osha Santos na ang hanging bridge na nagkakahalaga ng 6.8 million ay may habang 40 metro at may lapad na mahigit sa 1 metro. Samantala, malapit na matapos ang isang two-story multipurpose building sa Barangay Malimba, Gapan City na siyang proyekto ng DPWH Nueva Ecija 2nd District Engineering Office. Ayon kay District Engineer Elpidio Trinidad, nasa 70% na ang pagkakagawa ng 186.2 square meter na gusali na inaasahang magagamit para sa pagpapatupad ng mga gawaing pambarangay. Dagdag pa niya, magiging bukas ito sa lahat ng mga residente ng Barangay Malimba upang maghatid serbisyo sa mga tao. Sa iba pang balita, nagpatayo naman ng mga covered court ang DPWH sa mga paaralan ng Dilasag Aurora. Itinayo ang 3,600 square meter na mga multipurpose covered court para sa mga mag-aaral ng Dimaseset National High School, Jagyan National High School at Jagyan Elementary School. Inaasahan na ang pagpapatayo ng covered court na ito ay makapagbibigay ng isang malawak at ligtas na lugar na maaaring pagdausan ng mga aktibidad sa loob ng paaralan. Para sa Infra Bulletin Online, Paul Lumba, kaagapay tungo sa konkretong pag-unlad.